Anong proseso ng pagkatago? Tara! Narito ang kanilang mga basurahan. Kung mapapansin, nagkaroon siya ng label na biodegradable. Hindi nila ilalagay ang mga sapatulog ng mga basura. Ito naman, ang non-biodegradable. Ito ay Material Recovery Facility. Dito nilalagay ang mga hindi napupulok ng mga basura. Dito nilalagay ang mga bottle, plastic, papel, lata na maaari pang mapakinabangan at maaari namang ibenta ang ulan. Gamit ang mga recycle na bulong, madali na tayo makakapagtanim ng mga balong. Thank you.
Ito naman ang kalayaan. Makikita natin ang nalago ng mga dahon niya. At ito, malapit na sa magkaroon ng malaking bunga. Karating na naman natin ang iba pa. Dahil naman mahal ang sili sa palengke, ito, nagtanim na kami. Ito naman ang talinyon. Tinatawag natin ito ang madahong bigay. Inalagay ito sa mga lutong ulam katulad ng mga bilanggang. Taluyon. Ito naman ang mga talong. Kung mapapansin natin, malalaki na sila. Ginamitan sila ng mga organikong pataba katulad ng vermicast at FFA. Yun, sige. Tapos isa-isa. Malagay na. Hinda. Eh, dapat hindi matatanggal yung kanyang ugat. Primary root niya. Okay, katulad nito. Yun, ilagay mo. Ilagay, lahat. Isa lang. Yan, ilagay mo na. Isa pa. Okay. Dala. Anim na. 1, 2, 3, 4. Anim na. Ayan. Pa isa. Ayan. Ngayon, pagka mayroon na yung lana, nangyayon natin sa kanyang posture box na siya palalakin. Ito ang kanyang posture box. Usap mo na also. Okay. Lalagyan na natin sila. Ito ang kanyang posture. Ito ang posture box. Dito sila palagyan ang mga halaman. Ayusin. Siguraduhin na nakalapat sa tubig yung kanin. Okay. Yung isa, yung dalawa. Ayun, nakita ko ng tubig. Thank you.
malabang para sa isda. At ganun din yung nalilinis na rin yung tubig. Sa halip na palitan yung tubig sa kapit. Okay. So, dahil nakakonsider tayo ng tubig, yung medyo mapakalagaan natin. So, naisip namin para malupin yung medyo magamit yung medyo. Gumamit na medyo solar power. Natin yan.